guys, good morning. Wala nang bagyo ngayon, so papasok na ako. Likas namin yung dalawang sasakyan dahil akala namin babaha nga dahil bumabaha nga dun sa place namin. Thank you, dear. So supposedly, Bangkok flight ako today pero hindi ako umabot. Binigyan na lang ako ng domestic flight. So now we're flying to Dumaguete. Yay! We're flying to Dumaguete at thank you, Lord. Thank you, Lord talaga dahil maaraw. Thank you sa weather. Yes! Ready na. And guys, if you're wondering kung anong laman ng food cart namin, eto na yun. So we have chips, piatos, nova, chippy, and meron palang nuts. Sa second drawer naman, meron kaming Korean noodles, pretzels, and Pringles na favorite ng mga kids. And then next drawer, nandito naman yung mga cup noodles natin. And then fourth drawer, another set of cup noodles na ibang flavor naman. At bagong-bagong aming arroz caldo. I'm not sure kung kailan siya napunta dyan. Basta before wala yan, pagbalik ko from maternity leave, nandyan na siya. And another drawer ng cup noodles, this time beef flavor naman. And sa last two drawers, meron namang mga bottled water na of course, very important. Okay, let's go to the other side of the food cart. This time, meron naman tayong mga hot drinks. Like hot chocolate, 3-in-1 coffee, green tea, and of course, brewed coffee. Ang social niyong brewed coffee namin kasi Figaro yan. Branding available na creamer and sugar kung ayaw nyo talaga ng pure black lang. Next drawer, we have bread and pastries. This time, meron tayong macaroons from Goldilocks. Cheese roll na super mabenta. This one naman is cheesy bacon. Meron din kaming chicken barbecue bun, kaya lang naubos na so hindi ko na napakita. Next drawer, another favorite ng kids. Since dumating ako dito sa 5J, meron na talaga kaming C2. Next drawer, mga juice pa din, diba? Ang dami yung options kahit wala kayong baon sa flight. And sa pinaka-last, ito naman ang favorite ng ating mga lolo at mga tatay at mga nanay. Opo, ito po yun. Ina-ask pa ako ni Kaylee, wala bang lola? Oo, kasama rin ng mga lola. So guys, that's it for our BOB card. But again, pwede kayong magbaon kung ayaw niyong bumili. Ito lang ay just in case na magutom kayo at wala kayong baon. Okay? Welcome to Dumaguete! Dumaguete Airport! Ang ingay, sorry guys. Bangkok na, naging Dumaguete pa. We're done. Pa tayo maging 3 legs. Oh, pareho kami naka-yellow ni Kaylee. Meron akong nabili from Dumaguete. Ito yung sikat talaga sa kanila. Favorite ni Ate Kaylee, Sans Rival. Dalawa yung binili ko guys. Alam niyo ba yung ganito sa airport? 250 na yan. Dati naalala ko 100 something lang to nung dating pa. Mga 2009. Super sarap yan. Pag nagpunta kayong Dumaguete, bili kayo niyan. Sans Rival. Ah. Lambot! Lagay mo muna sa ref. Sarap? My baby! Kinelled! May topak ang baby. May topak. Sa pagkain na katingin. Magbibis muna ako. Maliligo pala. Okay. Let's say goodbye na. Matutulog na tayo, baby. Good night. Good night. Goodbye. Paalam. Babush! Hi guys, today is the first Sunday of October, kaya magsisimba tayo kay Padre Pio. Si Caleb, 7 months na siya tomorrow. Grabe, sobrang bilis talaga ng panahon, no? Namimiss ko yung newborn pa siya, yung babying baby pa, kasi mas tahimik siya nun kesa ngayon, maligalig na siya. Anyway, yung Padre Pio pala ay located sa Santo Tomas, Batangas. Mga 1 to 1.5 hour drive from Santa Rosa ha, not from Manila. Pero dahil first Sunday nga ngayon, ako guys, napaka-traffic. Sobrang dami kasi talagang deboto ni Padre Pio, kaya kahit hindi unang Sunday ng month, kahit regular Sunday lang, ay napakarami talagang tao. Kaya yung biyahe namin from Santa Rosa to Santo Tomas, Batangas ay inabot ng 2.5 hours ata. Anyway, okay lang, nag-enjoy naman kami kay Bochog na napakasaya kapag umaalis. And finally, we're here. Andito na kami sa labas pero nakatigil pa rin kami dahil sa traffic. Ito na yung pinaka main entrance, papunta pa lang sa mga parking. Pero napakaganda na, nirenovate nila yung dati may mga harang pa. At nung nakapasok na nga kami, naabutan namin mag-start yung 11 a.m. na mas. Kakatapos nga lang pala ng feast day ni Padre Pio noong September 23, kaya meron pang mga banderitas. Akala ko, yung September 23 yung birthday niya. May 25 pala ang birthday niya, September 23 siya namatay. At sa mga hindi nakakakilala sa kanya, si Padre Pio ay Italian priest and saint of the Roman Catholic Church. Hindi na kami nakapasok dun sa kabilang church kung saan may misa. Kasi nga sa sobrang dami ng tao, napuno na yung simbahan. Kaya hindi nga kami nakapasok sa loob at biglang umulan kaya kami lumipat dito. Anyway, rinig pa rin naman namin kasi
kasi sa kabilang side lang yun. And of course, after magsimba, ano bang masarap gawin? Syempre, kumain. Nakakatuwa kasi halos buong biyahe natulog lang si Bochog, kaya ang gaan-gaan ang biyahe namin. Pero sa mga oras na to, hindi pa namin alam kung saan kami kakain talaga. Hanggang sa naisip namin na doon na lang sa isdaan. Gutom na gutom kasi kami, konti lang ang kinain namin ng breakfast, tapos feel namin mag-boodle fight. From Padre Pio, merong shortcut, hindi na namin kailangan pang dumaan ng Los Baños. May nadaanan kami dito na power plant, yung geothermal kineso. Amazing, hindi ko alam na meron pala tayong ganito. Kung mapapansin nyo, doon sa buong daan namin dyan, ako guys, puro tubo talaga. Na-imagine ko nga para silang anaconda sa gubat. Anyway, na-amaze talaga ako guys, kasi alam nyo ba na ang geothermal power is one of the most sustainable and reliable energy sources. Ito yung energy na galing sa init, na nakatago at nabubuo sa ilalim ng lupa. At ang mga power plant, gumagamit sila ng steam para mag-produce ng electricity. So just imagine kung gano'ng kalaki yung natutulong nito sa bansa natin, diba? Anyway, nandito na tayo sa Bay Laguna, kung saan ang paboritong lugar ng mga plantito at plantita dahil napakaraming halaman dito. And after nga ng mahabang biyahe namin doon sa may power plant na napakahaba, nakarating din kami sa may isdaan, ang daming tao kita na sa parking. Ang maganda kasi dito sa isdaan, hindi lang pagkain yung ipupunta nyo, yung mismong lugar. Kasi matutuwa talaga yung mga bata, o meron pang mascara festival, grabe, dinala nila yung bacolod dito ha. Yun nga lang, kapag weekend kayo nagpunta dito, naku, marami talagang tao, kaya agahan nyo. Ito ang makikita nyo once na nakapasok na kayo after dun sa reservation. Kami magsi-CR lang dahil pwede naman pumasok kahit wala pa kayong table, basta kung magsi-CR lang kayo. Meron dito yung pwede kayo magbasag. Napakita ko na to sa dating vlog, buntis ako nung huling nagpunta dito, this year lang, bago ko manganak. At ayan na nga, magbabasag na si Ate Kaylee. Gustong gusto niya yan, pero hindi naman maabot sa pader. Ang sabi kasi nila, kapag daw may galit ka, di ba parang ang sarap magbato ng mga bagay-bagay, so kesa naman sa tao mo ibato, dito na lang daw sa pader. At after nga namin maghintay doon ng almost 2 hours, hindi kami nakakain. Grabe, hindi na raw kinaya ng kitchen sa isdaan, kaya lumipat na lang kami dito sa Aga 7. Malapit lang din to sa isdaan, along the highway lang. Kung galing kayo ng Manila, mauuna yung isdaan bago compare to. Compare sa isdaan, walang mga tubig-tubig dito, pero maganda yung view, mahangin, may bukid. And most importantly, masarap yung food nila. Grabe guys, naskip na namin ng lunch, early dinner na yan, 4 p.m. na. Buti na lang dahil walang nahimatay sa amin sa gutom, yung iba namumutla na wala ng energy, ini-imagine na may pagkain. Sayang, gusto ko sana ulit ipakita sa inyo yung pagkain sa isdaan kasi maganda, parang boodle fight sa dahon kayo kakain, dito kasi naka-plate. Ay, sayang talaga yung isdaan. Sana next time na bumalik kami, makakain na kami at yung tipong wala na talagang matagal na paghihintay. Not sure kung kulang ba sila sa staff or what, basta hindi ko alam. Kasi kahit nung unang beses na pumunta ako dun, ganun din ang tagal din namin bago nakaupo sa table. Anyway, ang sarap ng food dito mga guys. So kung hindi kayo makakain doon, lipat na lang kayo dito. Char. Kung willing to wait naman kayo doon, okay lang din. Alam nyo, sobrang ganda rin naman ng place nila dito. Kahit wala sila ng mga bangka-bangka, wala yung mga isda na pwede nyong pakainin. Ang ganda kasi maaliwalas, may katabing bukid, mahangin, maraming mga kubo para private din, diba? Meron din silang malaking restaurant, pero kung gusto nyo nga na kayo lang, ayan, meron silang mga kubo-kubo. Actually, nakakatawa nga kasi alam nyo ba na yung ibang mga kumakain dito ngayon ay kasama rin naming naghihintay sa isdaan. Eh, since hindi na nga rin sila nakapasok doon, ayun, lumipat na lang din sila dito. Sa gitna pala, parang merong fish pond, pero hindi namin alam kung merong isda kasi parang wala. Pero maganda na rin magpicture-picture, tsaka wala, ang ganda lang ng place, maaliwalas lang, tsaka alam mo yun, amoy probinsya. Sabi nga pala ni Papa, minsan daw, napupuno din to ng tao, kaya daw nung last time na nagpunta siya dito, hindi rin sila nakakain. So, sinwerte kami ngayon kasi medyo konti lang yung tao nila. Madami ng gutom namin, baka hindi na namin alam kung saan kami lilipat ng resto. Ay, salamat na sa bahay na kami. Alam nyo ba, 9 a.m. kami umalis. Nakauwi kami almost 7 p.m. na ata. Kaya naman, hanggang dito na lang. Maglilinis na po si Caleb. Maraming salamat sa panonood. Follow, like, and share. Goodbye. Paalam. Babush! Hi, guys! Hi, guys! I'm Sydney Aisha. So it's grocery day. Pasensya na po sa aking pimple na napakalaki sa baba. Buti na lang nakamask. Kinalikot ko kasi yan. Dapat talaga huwag kayong magagalaw ng pimple niya, ng pimple. So yun, we're going to Robinson Santa Rosa. Dahil pupunta rin tayo sa Kumon, sa Robinson's, dahil gusto ni Ate Kaylee mag-Kumon. Mabe. Ay, yung toy niya, tito. Oh, nahakot girl. Wala. Bakit ang dami na agad laman? Kay Kaylee lahat yan? Ay, may pa free taste. Free taste, oh. Wow, thank you. So, wala akong makuha dahil yan na sila na kumukuha. Ay, meron! Ayan, good! Ilang? Sige, isa lang. 415, dalawa. 103 off. Okay, so magdadalawang car tayo for today's video. Dapat pala hindi na nag-basket.
Ano ba yung Sunny Care ata yung maganda? Or Toily? Ano lang? No? Asan? Ilan? Ito, 24. Ma, anong sabon gusto mo? Tita, kumuha ka na ng kailangan mo. O si tita, may sariling cart. Wala na tayo masyadong stock. Ano ba ginagamit mo, Downy? Champion? Ma, ayun, malaki. Ba't maliliit kinukuha mo? Buti nakita ko. Hindi ako naglista ngayon, pero yes, we need this. We super need this. Walang scrub daddy dito, anak. Ay, eto, ay, scrub dots. Oh, let's get two. Tsaka ito, kami ng laman. Dalawa na. Bebe, don't cry. Okay, let's go, let's go. Extra hot. Sweet and spicy ang gusto man, ah. Ang taray, buti pa sila, oh, tag-isa ng cart, oh. Isang cart. Ako, eto. Stroller. Okay, baka wala kang binili na gusto ko, ah. Ito na lang muna, no? Ito yung binaon ko. Actually, si Ate Marie umiinom nito, eh. Pampagising sa work. Oh, no. Walang strawberry. Ah, may nakita na naman siya. Kala ko ba, ang dami mo nang nakuha. Kinakain mo ba yan? A shrimp. Oh. So, kukuha ako nito kasi na-miss ko na to. Try natin tong po. Beef flavor. Gin. Ay, Kaylee, kumakain ka nito, oh. Gin ramen. Okay. Gusto mo? Sure. Ito, mild. Okay. Ito sa'yo, mild. Ay, mommy, spicy. Let's not forget my baby's milk. 6 to 12 months. Oh, gosh. Tignan nyo yung presyo, oh. Caleb, for you, oh. Eto, mamon. Eto, ma. Naliko ka na naman, mama. Exciting part pa lang ba to? Ayun, mamon. Walang mini. Oh, wow. Special mamon flavor. Look, there's mochi. Kaya lang, eto kaya, like mo kaya to? You like inipit? Yeah. Lahat gusto mo, no? Bebe, are you still okay? Ah! Yung kalasa ni Jollibee. Fantastic. Tama ba? Ito lang ba yung fantastic longganisa dito? Ah, ito. Skinless longganisa din. Ah, bebe. And then, to sino? Yan. And our favorite hash brown. Masarap pala. Ay, okay. Ito kaya. Baka mas mura, oh. Park Lane. Park Lane, 205. Ano to? Frenchies. 374? Mas mura nga to. Ito na lang. Okay. Hindi na maitulak ni Mudang, oh. Gusto ko pala yung ganitong kikiam, yung mahaba. Gusto ko yung ganyan. Ay, gusto mabilog? Squid ball yung gusto ko. Or ito yatang brand na to yung masarap. Wings and drumstick daw. Hoy, Sydney, ang dami mo naman kinukuha. Oh, pakita mo. Binalik mo nga yung... Ay, bayaran mo yan. Meron na dito mga ganito, oh. Beef yakiniku. Pang samgyupsal talaga siya. Beef shabu-shabu. Eh, ito yung ano, pang Korean pork samgyupsal. Magsasamgyup kami mamaya, sama ka? Sure. Ito, try natin. CDO Young Pork Bacon. Ito, try kaya natin yan. Okay. Okay, so may bagong product, si Tender Juicy Cheesy Corn Dog. Magkano to, miss? 6 pieces, 223. Pwede siyang fried, oven, microwave, pwede rin. Paano hindi siya toasted pag ganun? Opo, ma'am. Pag toasted po ko siya... Fried? Ah, okay. Oh, tita. Oh, yung dami naman yan. De, joke lang. Ito, ma, ang masarap. Sweet chili. Ayan, bagoong. Ito, regular. Ito, alam ko masarap. Yeah, ito. Gusto mo to, di ba? Pero sweet chili yan. Gusto mo yung regular sa'yo? Okay. Itong masarap, ma. Ah, sige. Kuha ka ng gravy. 10? Eh, di mga 5. Ano pa ba ang ating wala sa bahay? Wala yatang Cali here. Ano yan? Pangkabuhayan showcase? Ha? Paninda. Cali, where are you? Cali. Ay, nagustuhan na rin yung yogurt. Uy, grabe naman sa malaki. Uy, hindi! Uy, magkano yun?
Baka mahal yan. Yung maliit lang. Pag na yung sa akin, yung sa'yo na lang. Hello daw, baby. Hi. Ano to? Anong flavor? Apple. First Cali. Gusto ko mag-try ka ng apple, Kay. 32 pesos. Mas mura dito. Hi, my baby. I love you, my baby. I love you, my baby. Hi, my baby. I love you, my baby. Paano? Dalawang hakot girl lang kasama. Paano kang hindi aabutin ng ganun? At ayun na nga, after natin gumastos ng napakalaki kanina sa grocery, time for samgyupsal with my friends. And of course, our samgyupsal set is from Opa K Goods na aking favorite. I'm with Deday, hindi ko lang yata na-videohan si Sisi. Alam nyo guys, sa Opa K Goods, super super sulit talaga. By the way, dito kami sa bahay ng brother ni Sisi. Meron pa nga pa TV, Bruno Mars pa tumutugtog, naalala ko tuloy si Bocho. Matagal-tagal din kaming hindi nag-samgyup, kaya eto, super enjoy. Feeling ko dami ko makakain today. At diba, may kasama pa ako, si K. Kaylee, hindi na magpapaiwan. Favorite ka talaga sa kanila yung fish cake kasi sobrang miss ko yan. Lagi kong binibili yan sa Korea. Thank you nga pala kay Shane dahil inasikaso niya kami. Grabe nakakahiya, siya pa yung nag-ayos ng table namin. Anyway, yan naman ang favorite ni Kaylee, yung may enoki mushroom. So after ng mahabang chikahan, umuwi na kami ni Kaylee, inabot na nga kami ng gabi. Ganito nga pala itsura sa bayan kapag gabi, diba wala ng katao-tao. Kaya hanggang dito na lang, maraming salamat sa panonood. Follow, like, and share. Goodbye, paalam, babush!